And so, for today's video, pag-usapan natin kung paano nyo ba mamomonitor na malapit na mag-hit yung alaga nyong aso. At kung kailan ba to pwede nang ipa-stud sa male dogs nyo. So, yun yung pag-uusapan natin ngayong video. So, kung dyan... Hello guys, so welcome back to my YouTube channel. So ako nga po pala si Jan at ito yung mga alaga kong aso. Ayan, so meron tayo si Reker, si Rabia, si Princess, yan, tsaka yung puppy niya si Precious. So ngayong video guys, pag-uusapan nga natin kung paano nyo ba mamamonitor or paano nga ba magbilang kung mag-hit na yung mga alaga nyong aso. So napaka-importante rin kasi na malapan natin at mamonitor natin na kung malapit na mag-menstruation or mag-hit yung alaga nating aso, kasi napaka-importante nito kasi baka nga masalasihan at saka para maplano nyo rin kung kailan nyo gustong magbuntis yung alaga nyong aso. Proceed sa video guys. So gusto ko muna po magpasalamat sa mga bago nating subscriber na nag-subscribe po dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. At kung bago pa lang po kayo or napadaan dito, so huwag nyo makalimutan na supportahan po yung aking YouTube channel. So please subscribe at huwag nyo kalimutan na i-hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. Everyone, hello mga ka-poor parents. So yan nga, ngayong video i-share ko sa inyo kung paano ko minomonitor, paano ko nagbibilang. Napaka-importante kasi noon, at paano ko nalalaman na meron ng menstruation yung alaga kong aso. Guys, so itong sinishare ko sa inyong video or mga details is based po sa aking experience. So, hindi po ako professional vet. So, isi-share ko lang sa inyo kung paano ko nga ginagawa na i-monitor kung magkakaroon na ng menstruation yung mga dogs ko. Kasi, di ba tayo, importante rin na mamonitor natin yung menstruation para malaman natin kung pwede na bang magbuntis yung alaga nating aso. Ayan, kung kailan nyo ba gustong magbuntis. Yung iba pa nga pinaghahandaan yung pagbubuntis ng alaga nilang aso. Guys, para ma-monitor nyo yung alaga nyong aso kung malapit na ba tong reglahin or mag-hit. Ibig sabihin po ng hit guys ay menstruation or pagre-regla or paglalandi na ng aso. Una guys, kailangan marunong kayo magbilang. So kung nakuha nyo or nabili nyo yung puppy ng 2 months old, so possible magbilang kayo ng 6 months to 7 months. So ganun, possible na magkaroon na ng menstruation yung alaga nyong aso. Doon pa lang mababantayan nyo na yung alaga nyong aso, kasi ang mga puppy kadalasan nagkakaroon ng menstruation 6 months, 7 months, 8 months. Minsan doon talaga yung first menstruation nila tumatama. And guys, mapapansin nyo na meron ng menstruation yung alaga nyong aso sa sign and symptoms. So kadalasan makikita nyo kapag 7 months or 8 months na yung alaga nyong aso, yung puppies nyo or yung dog nyo inaamoy-amoy na yung pempem. Kadalasan parating niyang dinidilaan, ibig sabihin nililinis niya yung kanyang pempem. Pwedeng magbuntis yung alaga nating aso. As per vet guys, ha, ito, kailangan at least second menstruation ng alaga nyong aso. Kasi kapag first menstruation, masyado pa pong bata. So baka hindi rin kayanin, baka magkaroon na mahirapan manganak. Ayan. Baka rin hindi niya magampanan yung pagiging mother dog niya kasi masyado pa siyang bata, masyado pang puppy. Pero kailangan nyo talagang tulungan. So ang advice talaga ng vet ay second menstruation yon. After ilang days, makikita nyo guys na meron na mga spot-spot ng dugo yung alaga nyong aso. Ibig sabihin nun guys, meron na siyang menstruation. So kung ayaw nyo pang ipabuntis yung alaga nyong aso, ang mas maganda guys, lagyan nyo ng diaper. Especially kapag 6 months or 7 months old pa lang yung alaga nyong aso. Para hindi siya maisahan or hindi siya ma-stud ng kasama nyang aso. Pero kung isa lang naman yung dogs nyo, ayan, mas maganda pa rin naka-diaper kasi para maiwasan na umatak yung mga dugo niya, especially kapag kasama nyo matulog sa higaan yung alaga nyong aso para hindi siya magkalat ng dugo. Hindi naman ganun kadami yung nilalabas yung dugo, pa ispat-ispat lang. Magkakaroon na tayo ng ano kapag sa higaan nyo, lalo na kapag nakita na kayo mga ispat ng blood sa alaga nyong aso. Magbilang lang kayo ng 10 days yan, at saka kung gusto nyo na siyang ipa-stud, pwedeng-pwede na. Yan, 10 days lang yung bibilangin nyo. Kasi sa 10 days, dun nyo makikita na clear na yung lumalabas sa pempem ng mga alaga nyong aso. So, malinis na yung lumalabas sa kanya. So, yun yung time na
lalaki na yung kanyang pempe, mamamagana. So pag namagana, ito yung time na pwede na siyang ipaistad. And then makikita nyo naman sa dogs kung gusto nyo nang magpaistad. Yung pag pinatungan siya ng lalaking dogs, yung buntot niya hindi na nakaharang. Ang ginagawa niya, hindi na rin siya umuupo, nagpapaistad na siya. And then yung buntot niya, nililis yan na para maistad siya. So ganun yung makikita nyo na pwede nang ipaistad yung alaga nyong aso. Alaga nating aso, merong kasing tinatawag na silent heat tsaka regular heat. So, mas mahirap talaga ma-recognize yung silent heat, guys. Kasi yung mga silent heat na aso, wala kang makikita na mga sign and symptoms na heat na yung alaga nating aso. Ang maaari nyong gawin ay dalhin nyo yung alaga nyong aso sa vet para ma-check kung meron siyang problem sa hormones niya. Baka meron siyang hormonal imbalance kaya nagiging irregular or nagiging silent heat yung alaga nyong aso. Kailangan siya i-pap smear or any anong klaseng test para ma-recognize kung yung cycle ng kanyang menstruation, kung nagmi-mens ba yung alaga nyong aso. Napaka-importante na yun, ipabet nyo kapag hindi nyo napapansin na nag-heat. Kasi meron mga pet lovers, mga pet owners na hindi nila napapansin na nalagpasan lang pala yung kanilang aso ng menstruation. Hindi nila napansin na niregla na pala pero hindi na kita. Iba kasi yung ganon case. Ito naman kung nababantayan nyo and then 7 months, after 7 months hindi pa rin nireregla or hindi nyo nakakitaan na lumalaki yung kanyang pempem. So yun na, dalhin nyo na lang po sa vet para ma-check talaga. Akin guys, yung alaga kong si Rabia, 3 years old na, and then yung male dog is 5 years old. Ito guys, i-inform ko lang kayo, kapag maliit yung mother dog, so mas maganda yung mag-i-stud sa kanya is maliit lang din para hindi siya mahirapan manganak. Meron kasing case na kapag maliit yung mommy dog tapos malaki yung daddy dogs, so possible malaki yung puppy. Ang mangyayari nun, mahihirapan siyang ilabas yung puppy niya, baka mauwi sa cesarean. And then after 60 days, so kung may budget kayo para ipa-x-ray yung alaga niyong aso bago manganak, para makita nyo yung mga position ng puppy, especially kapag papaanakin nyo lang sa bahay, para makita nyo kung pwede siyang normal delivery talaga kung hindi magkakaproblema. Kasi sa case sa akin guys, matuto kayo sa experience ko, kaya ako sinishare to. Sa akin kasi guys, yung mommy dog maliit, tapos yung puppy dogs din is maliit lang din, and then lumabas yung puppy malaki. So ganun yung nangyari sa experience ko yun. Kaya ang dating is pinasesaryan ko siya. At alam nyo ba guys, ang binayaran ko sa CS is almost 17,000. Kaya sinasuggest ko sa inyo na kapag may budget kayo at malapit na manganak yung aso nyo, pa-x-ray nyo para makita nyo kung magkakaroon ba ng conflict or problema sa alaga nyong aso pag nanganak. Para hindi kayo maaligaga, hindi kayo kung saan pupunta, kasi di ba ma-shasha kayo kasi kailangan i-cesarean at malaking halaga po yung perang ilalabas nyo kapag na-cesarean yung alaga nyong aso. Ito lang din guys, yung alaga kong si Rabia, isang beses pa lang po siya nanganak. Ayan. And then after 6 months, hindi po siya nagbuntis. So yung per 6 months noon na niregla siya, hindi ko muna siya pinayagan magbuntis kasi nga masyadong maaga pa para manganak ulit. So pinaabot ko ng 1 year. Mas maganda kasi guys, paabutin nyo ng 1 year or pangalawang regla bago nyo paanakin yung alaga nyong aso para kahit paano makarecover naman yung katawan niya. Mahirap kasi kapag every 6 months or every 7 months manganak yung aso nyo, kawawa, baka para matuyo yung aso nyo, diba? So ang ginagawa ko talaga guys, yearly yung panganak yan. Nung before nga, after 1 year, so nagplano talaga akong mamigay ng puppy. Yun nga lang, hindi siya napuruhan. Kung natatandaan nyo, nagpost ako na mamimigay ako ng puppy nung bago mag December, diba? Kasi nga, expected ko mabubuntis siya at makakapamigay ako. Yun, hindi nga natuloy kasi hindi naman siya nabuntis. So hopefully ngayon guys, yan, in God's will, kung bibigyan tayo ni God ng blessing ulit, ayan, na maraming puppy, so mamimigay po talaga tayo ng puppy. Yan. So hopefully sana ipag-pray nyo na maraming puppy at saka yung safe delivery ng ating alagang aso. Ngayon na si Princess, ay si Trixie. Si Trixie guys, 1 year and 4 months na siya. Ayan. So nililigawan siya ni Wrecker. Ayan. Ito kasi guys, si Princess, isa lang yung puppy niya. Si Precious. Ayan. So kaya hindi ko siya pwede ano. Tsaka dito kay Precious guys, kung natatandaan nyo, swimming leg siya. Talagang
Binworkout ko yung legs niya para makapaglakad siya. Minassage ko every night, ginagawa ko yun para ma-develop yung feet niya, para ma-straight. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, ayan, straight na yung paa niya, nakakapaglakad na siya ng maayos. So, yun lang guys, yung ginagawa kong pag-monitor sa alaga kong aso kung malapit na siyang mag-menstruation. Hindi naman kailangan eksaktong-eksakto yung bilang nyo sa menstruation ng alaga ng aso, kasi minsan talaga nade-delay, minsan napapaaga. So, kailangan lang mga 6 to 7 months yan, possible na magkaroon ng regla yung aso nyo. Pero tandaan nyo guys, yung mga small breed na aso, katulad ng Shih Tzu, Chihuahua, ayan, tsaka iba pang breed, sila yung mas maaga ang datna ng menstruation. Kumpara sa mga malalaking aso, eh, sila yung mga medyo delay talaga mag-regla or mag-menstruation. Minsan pa nga inaabot pa ng 1 year, yan, bago sila datnan ulit ng menstruation. Pero yung mga alaga natin, Shih Tzu, Chihuahua, lahat ng small breed, possible yan. Six, bilang lang kayo ng 6 to 7 months or 8 months, mababantayan nyo yan, makikita nyo, umamaga na lang yung pem-pem niya. Yun. So, yun lang guys. That's it for today's video. Sana nakatulong tong video na to sa inyo para ma-monitor nyo kung malapit na bang mag-menstruation yung alaga nyong aso. Video na to guys. So, yan. So, please like and share. At huwag nyo kalimutan na hit ang notification bell icon on. Subscribe para ma-notify kayo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin po dito sa aking YouTube channel na Janwi. Yun. Please follow me on my Facebook page na Shih Tzu Pau Family. Pwede nyo po akong i-DM doon kung meron po kayong question or suggestion. Sasagutin po natin yung mga question nyo sa abot ng aking makakaya. So, yun lang guys. Tandaan nyo guys sa pag-aalaga ng aso. Kailangan talaga maibigay talaga natin yung mga pangangailangan ng aso. Miski yung time natin, tsaka effort, importante yon sa pag-aalaga ng aso. Hindi kasi pwede na papabayaan lang natin sila. Bahala kayo dyan. Yung magbibigay ka lang ng pagkain. Yan. Kung may time nga ako, baka tinarinin ko na rin itong alaga kong mga aso. Yan. Sa mga nagtatanong din guys, meron kasi nagtatanong kung ilang weeks ba pwedeng paliguan yung mga alagang aso. Ayan. Isasagutin natin yan ngayon na based sa aking kaalaman, sa knowledge, stock knowledge, ganon, sa Google, ganon, sa vet, yan. So, kapag yung aso nyo bagong panganak, and ito naman is normal delivery. So, at least 2 weeks of, 2 weeks, yan, pwede na siyang paliguan. Gamit kayo ng warm water, yung saktungan lang. Depende sa sitwasyon na kung malamig yung panahon, warm waters, of course, gamit kayo. Pero kapag mainit yung panahon, syempre, running water, pwedeng-pwede na yon. Pero kapag cesarean yung alaga yung aso, of course, may sugat yung alaga yung aso, may biyak yan, yung healing process niya, umaabot ng 1 month. Madalang lang yung mga umaabot ng 3 weeks na gagaling agad. Mga 1 month gagaling yung cesarean section ng aso nyo. So, possible, 1 month yon. In-advise ng vet na pwedeng paliguan yung asong na cesarean. So, sana nakatulong tong details na to, guys.